Good morning, everyone. Kumusta na po kayo ulit? Welcome back po muli sa pag-aaral ng ating purpose-driven life na sinulat ni Rick Warren. So, nasa day 39 na po tayo. Malapit na po nating matapos ang ating pag-aaral ng purpose-driven life at ang ating challenge po na 40 days po. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli po, nagpapasalamat ka po namin, pinupuri ka namin, at nagpapasalamat kami, Lord, sa pagkakataon to na binigay niyo sa amin para makapag-aral po muli ng iyong salita. Lord, thank you po sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa bagong pag-asa, sa lahat ng bago, Panginoon, sa umagang to. Lalo tigit, Lord, nagpapasalamat kami sa opportunity na patuloy na binibigay mo sa amin para kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagagawa sa inyo. Patawad, Panginoon, kung lagi kami nagkakamali. Patawad, Panginoon, kung nakakasakit din po kami ng aming kapwa. Nalangin ko, Lord, na patawarin niyo kami at patuloy na linisin ang aming puso at aming buhay, Panginoon. And Lord, lumalapit po kami sa inyo sa umagang to. Samahan niyo po kami, Lord. Mag-aaral po kami ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord. Manguna ka po sa amin, Lord. Gabayan niyo po kami habang nag-aaral po kami ng iyong salita. Thank you so much, Father God. At patuloy niyo po nawang i-bless yung mga gising na. And dalangin ko, Lord, na kayo pong manguna sa amin sa umagang to. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Kumusta na po kayo? And ang ating title po sa day 39 is Balancing Your Life. Ang ating pong verse ay sa Efeso 5:15. Kaya't mag-iingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. At sa Pedro 3:17, blessed are the balanced, they shall outlast everyone. Your life is a pentathlon of 5 purposes, which you must keep in balance. O sabi po dito no, na ang ating buhay ay parang na-divide po sa 5 purposes. O nahati siya sa 5 purposes na kailangan nating i-balance. They are summarized in 2 verses. The great commandment, Jesus said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. So Matthew 22:37-39. At ang great commission, Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Matthew 28:18-20. These two statements of Jesus sum up God's 5 purposes for your life. So yung verse po na binasa natin sa Matthew 22:37-39 na the great commandment at saka sa Matthew 28:18-20 na the great commission, yun po ay doon po makikita natin yung 5 purposes po sa ating buhay. So ano-ano po yung mga 5 purposes na meron tayo? Kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Number 1, love God with all your heart. You were planned for God's pleasure, so your purpose is to love God through worship. So paano po ba tayo mag-worship? Start natin yung ating day with Him. Mag-pray tayo intentionally. Mag-spend tayo ng time sa ating Panginoon. So, love God with all your heart. Number 2, love your neighbor as yourself.
You were shaped for serving, so your purpose is to show love for others through ministry. So yung una po natin, no, is ang unang purpose po natin is worship natin ang ating Panginoon. Pangalawa, magkaroon po tayo ng ministry. So love your neighbor as yourself. So ang ating ministry po ay tulungan natin yung ating kapwa na nangangailangan. Kung kailangan nila ng kausap, kung kailangan nila ng prayers, tulungan po natin sila. So mahalin po natin ang ating kapwa. And number 3, go and make disciples. You were made for a mission. So your purpose is to share God's message through evangelism. Kailangan maipahayag natin ang salita ng Diyos. Go and make disciples, sabi po sa atin. Una, love God with all your heart. Love your neighbor as yourself. Go and make disciples. And number 4, baptizing them. And 2, you were formed for God's family. So your purpose is to identify with His church through fellowship. Ano po ba yung fellowship? Magkakaroon po tayo ng Bible study, magkakaroon tayo ng sharing, ng praying. So, maganda po kung may ka-fellowship po tayo. And number 5, teach them to do all things. You were created to become Christ-like, so your purpose is to grow to maturity through discipleship. So, meron na po tayong 5 purposes po dito na naisulat. Una po, mag-worship. Kaya po ba natin mag-worship sa ating Panginoon? Kaya po ba natin mag-spend ng time sa Panginoon? Number 2, magkaroon po tayo ng ministry. Ministry po para sa ating kapwa. Ministry po na matulungan natin yung ating kapwa. Number 3, magkaroon po tayo ng evangelism. So, siguro habang nagmi-ministry tayo, isabay na rin po natin yung evangelism. Share natin yung word of God. And magkaroon po tayo ng fellowship. So, kung 'di ba sabi nga po kung merong dalawang magkasama na pinag-uusapan nila ang Panginoon ay nandoon sa kanilang kalagitnaan ng Panginoon. So, kahit dalawa lang po na nagkukwentuhan, nag-uusap ng pinag-uusapan nila ang Panginoon, ay nandun po ang Panginoon. So, yung po tinatawag na fellowship. And number 5, discipleship. So, kailangan habang nag-worship tayo sa Panginoon, habang nagkakaroon tayo ng ministry, habang nagkakaroon tayo ng evangelism, ng fellowship, meron din po tayong discipleship. So, ito yung 5 purposes na kailangan gawin natin or kailangan nating i-balance sa buhay natin habang tayo ay nandito sa mundo. So, kaya po ba natin gawin yon? Keeping these 5 purposes in balance is not easy. But you can keep your life balanced and on track by developing these habits. So, hindi nga daw po madali gawin yung 5 yon. Pero, para natin magawa yon, kailangan mag-develop din po tayo ng habit para sa sarili natin. Ano-ano po ba yung mga habit na yon? Una, talk it through with a spiritual partner or small group. So, maganda po na magkaroon po tayo ng small group or spiritual partner para kung meron po tayong mga problema na ala, kailangan kong i-disciple si ganito, tulungan mo ako pag-pray niyo ko na samahan ako ng Panginoon pag kinausap ko na siya. So, mahalaga na magkaroon tayo ng small group. So, sa amin po, dito sa CHCC, meron po kaming kanya-kanyang small group. So, maganda, malaki po ang naitutulong talaga nito sa bawat isa. Lalong-lalo na pagdating po sa prayer. Lalong-lalo na pag nagba-Bible study po kami, ang saya-saya.
Kasi may tawanan, may iyakan, may sharing of problems, may sharing ng mga experience. So, yun. Yun dapat ang palaging meron din po tayo na may magkaroon tayong ng habit or ma-develop natin sa sarili natin yung magkaroon po tayo ng small group or spiritual partner. Bali po natigil po yung aming mga small group dahil po sa pandemic, pero nag-i-start po ulit kami ngayon. Give yourself a regular spiritual check-up. So, kailangan din po pala ng spiritual check-up. Siyasatin, suriin at subukin natin ang ating sarili. Tayo ba ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Nagagawa ba natin yung nais ng Panginoon na gawin natin? At yung pananampalataya natin, kasama ba natin siya palagi? So, naalala ko po na yung sa topic ko last week na mahalaga po na pag-alabin po natin yung ating puso, ang ating sarili na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung lagi ba tayong nauuhaw? Yung parang lagi tayong excited na mag-aaral ng salita ng Diyos. Para po, ma-check natin palagi yung ating spiritual kung okay siya, kung okay yung spiritual natin, kung hindi ba tayo nagkakaroon na ng mga doubts, ng mga alinlangan, ng mga ayaw ko na moment, ganun. So, dapat i-ano natin yung ating spiritual palagi. Check natin. Lagi nating siyasatin, lagi nating suriin yung buhay natin kung namumuhay ba tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, write down your spiritual progress in a journal. So, sabi po dito, no, na isulat din po natin yung spiritual progress natin. Ano ba yung mga spiritual progress? Ay, nakapag-minister ako today. Isulat ko. At na natulungan ko si Maria. Nag-share sa akin ng problema niya. And nakapag-share ako ng Word of God and na-bless siya. So, sulat po natin yon. So, nagkakaroon po tayo ng spiritual progress. Pass on what you know to others. So, pass on. Huwag po nating sarilinin kung ano yung mga natutunan natin. Kailangang i-share din po natin to sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. And, kailangan ma-develop natin to sa sarili natin, no, na i-pass natin yung i-share natin yung mga natutunan natin. Huwag po nating sarilinin yun. So, yung apat po na yon, yung magkaroon tayo ng small group, na magkaroon tayo ng spiritual check-up, magkaroon tayo ng pagsusulat po ng spiritual progress, at saka pass on natin yung mga nalalaman natin sa iba. So, yun yung mga apat na habit na dapat nating gawin, na dapat nating i-develop para magkaroon po tayo ng balance doon sa limang purpose natin sa buhay. So, ano po ulit yung limang purpose natin? To worship, ministry, evangelism, fellowship, at saka discipleship. So, nasusundan niyo po ba ako? Sana po nasundan niyo ako. The reason we pass on what we learn is for the glory of God and the growth of His kingdom. So, ano nga ba yung purpose? Ano nga ba yung dahilan? Ano nga ba yung reason bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? Para ma-worship natin ang Panginoon? Para ma-disciple natin yung ating kapwa? Makapag-evangelize tayo? Makapag-minister tayo? So, yun yung limang purpose na kailangan natin gawin habang tayo ay nandito sa mundo. And habang nandito tayo sa mundo, habang ginagawa natin yon, nabibigyan po natin ng glorification ng ating Panginoon. Nag-glorify po natin siya. And yung mapapalago po yung kanyang kingdom. So, dalangin ko po na may natutunan po tayo today.
ang atin pong point to ponder, blessed are the balanced. So, blessed na po yung balance. Kaya po ba nating gawin yung limang purpose na yon sa buhay natin? Kaya po ba nating mag-worship? Kaya po ba nating mag-fellowship? Kaya po ba nating mag-disciple? Kaya po ba nating mag-ministry? At kaya din po ba nating mag-evangelize? So, yun po ang purpose at yun po ang nais na ipagawa sa atin ng Panginoon habang tayo po ay nandito sa mundo. So, ang ating verse to remember sa Ephesians 5:15, kaya't mag-iingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So, nakakatakot po ano, kasi minsan namumuhay tayo na hindi natin alam na namumuhay pala tayo na ang pamumuhay natin ay kagaya ng mangmang. Ano po? Yung nakikipagkwentuhan tayo, tapos yung kwentuhan pala natin, i-chismisan lang. So, ang buhay na ginagawa natin ay pamumuhay ng mangmang. So, question to consider, which of the four activities will I begin in order to stay on track and balance God's five purposes for my life? So, ano po ulit yung ating four activities? Talk it through with a spiritual partner or small group. Number two, give yourself a spiritual check-up. Number three, write down your spiritual progress in a journal. Number four, pass on what you know to others. So, ano yung, sa apat na yun, ano yung uumpisahan mo para mag-stay on track ka lang, para hindi ka po maligaw ng way, para na ka-steady ka lang, at saka mabalance mo yung God's purposes sa buhay natin. So, maganda siguro kung magkaroon tayo ng small group at check up. Save lang po, no? Kung alin po doon sa apat na yun, yung mauna. Pero mahalaga po na ma-develop po natin tong apat na habits po na ito. So, para magawa po natin yung, or mabalance po natin yung five purpose sa atin ng sa buhay natin dito sa mundo. So, para po magkaroon tayo ng worship, para magkaroon tayo ng fellowship, para magkaroon tayo ng discipleship, para magkaroon tayo ng evangelism, at saka ministry, kailangan magkaroon din po tayo ng habit. Dahil kung wala po tayong dinedevelop na habit, hindi po natin ito magagawa. So, dalangin ko po na alam na po natin, what on earth am I here for? So, dalangin ko po na may natutunan po tayo today, and patuloy po tayong nawang masabik sa mga salita ng Diyos, na huwag po tayong tumigil. Pag natapos po natin itong purpose-driven life, continue pa rin po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, and magawa po natin itong purpose natin dito sa mundo. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na magawa natin to. Though, pilitin man natin gawin to kung pang sarili din lang natin, kung para sa sarili din lang natin, hindi to natin makagawa. Magagawa natin to sa tulong din po ng ating Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natutunan namin sa umagang to. Thank you, Father God, dahil tinuro mo sa amin yung five purposes namin dito sa mundo. Kung ano po yung mga dapat namin gawin, kaya kami nandito sa mundo. And thank you din po, Lord, sa tinuro mong mga habits na dapat namin gawin para magawa po namin yung five purposes po sa buhay namin. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, Lord, humihingi po kami ng tulong sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magawa yung purpose namin dito sa mundo. Tulungan niyo po kaming mabigyan kayo ng glory sa lahat ng oras, Lord.
at tulungan niyo po kaming pagkaroon ng growth ang inyong kingdom. Lord, patawarin niyo kami kung palagi po kaming nagkakamali. Pero humihingi po kami sa inyo ng tulong, Lord, na magawa namin yung purpose namin dito sa mundo na kasama ka. Samahan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magawa namin ito. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan po. And Lord, nilalapit ko rin po sa inyo yung mga mahal namin sa buhay ngayon, mga kaibigan namin na may mga sakit. Dalawin niyo po sila, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Lord Jesus. Alam namin, Lord, na kayo po ang aming great, great doctor. Lord, thank you so much po. Thank you so much po, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you so much. God bless you all. Have a nice day.